Yes, it's hot, but it's also graduation season again. And if you are a student looking for inspiration to get you through your academic challenges, well, look no further than these three sisters in Taguig. Faith Del Mundo tells that story. This house in Taguig could be mistaken as a museum of medals, as more than 400 medals, ribbons, and certificates awarded to the Marquez sisters are in their house. The latest addition to the family's collections are the awards of the youngest daughter, 15-year-old Andrea, who's valedictorian of her batch and has now moved up to senior high school last month. Andrea is following the footsteps of her older sisters, who were consistent honor students and awardees from preschool up until college. The eldest is 25-year-old Jo Marianne, who graduated summa cum laude in 2014 and is now a software engineer. The second sister, meanwhile, is 23-year-old Anne Margaret Joy, who finished her IT course as magna cum laude back in 2016. She is now also a software engineer like Jo Marie. The Marquez sisters say their parents inspired them to be achievers. The three said that they wanted to help in the family's finances by being scholars. Gusto ko maging proud sa akin si Mama. And yung pangalawa ko motivation, gusto ko kasi ma-maintain yung academic scholarship kasi hindi naman kami mayaman. Para din kay Mom, kasi sobrang lahat talaga na respeto ko sa kanya. Ayun po. So gusto ko talaga, ano siya, maging proud siya sa akin. Ayun po. Tsaka, iniisip ko rin po yung sa sarili ko sa future. Sila ate, tapos yung mom ko. And syempre, yung sarili ko din, naging motivation ko din sa sarili ko kasi parang I'm always on the lookout for improvements. The proud mother, Marianne Marquez, is grateful that her daughters took their studies seriously. Pinaparamdam ko sa kanila na na-appreciate ko yun. Tapos pag halimbawa, mataas yung score nila sa exam, tinitreat ko sila, pinagluluto ko sila ng paborito nilang baon. Tapos kapag nakapasok naman sa honor roll, ayun, naglana ko ng time na ipasyal ko sila sa mall. Pag umakit ako ng stage, ako yung kinakabahan. Basta, iba yung feeling. Oh, masaya, halo-halo na. The sisters admit, however, that there are times they felt pressured to maintain their grades. Talagang masaya, pero hindi rin mawawala na nandun yung pressure kasi parang lagi nilang babantayan na ito ba, this time, siya pa rin ba. Hindi mawawala yun eh. So, magkahalo siya na feelings, pero I think it's a great experience overall. Nung elementary, laro-laro lang din ako sa school. Yung parang di ko gano'n sineseryoso yung studies. Basta ma-enjoy ko lang. Then, nung grade 6 na talaga ako, sabi ko, ay dapat talaga mag-valedictor na para pareso kanila ate. Kasi sila talaga tinitingalaan ko noon. So, ayun, from grade 6 until ngayon high school, naging consistent din po na top 1. Experts, meanwhile, are reminding parents that too much pressures can take its toll on children. Alamin muna natin yung kakayahan ng anak natin. So from there, saka tayo ngayon gumawa ng paraan, paano natin sila ma-motivate ng maayos. So kung alam natin na kaya ng bata yung isang bagay, so gumawa tayo ng motivation na sabihin natin maganda ang magiging kahihinatnan. Hindi nila mararamdaman na may pressure na kailangan kong gawin to kasi ito ang in-expect sa akin ng magulang ko. Pangalawa, siguro importante rin na tanggapin natin kung ano talaga yung kakayahan ng ating anak. No? So, hindi kailangan na i-push ang isang bata dun sa bagay na hindi niya talaga kayang gawin. Eh, nagde-develop ng mga symptoms ng tinatawag natin na personality disorders. So, yung mga bata na matatalino pero still, no, nandun yung pressure na kailangan maging consistent ka kahit minsan nahihirapan sila. Eventually, nararamdaman nila na hindi talaga sila mahal. No, so, hindi nila maramdaman na sincere yung appreciation ng kanilang magulang sa kanilang nagagawa. So, bagkus ang nararamdaman nila is yung pressure, no, at yung expectations na hindi nila magawa. Eventually, nagde-develop sila ng tinatawag namin na personality disorders. Yung iba, nagkakaroon ng borderline, iba, nagkakaroon ng avoidant, iba, nagiging narcissistic. Kailangan lang talaga sa magulang na maintindihan ng nila yung anak nila. So, para hindi maramdaman ng bata yung too much pressure pagdating sa academics. Hindi dapat maging pamantayan natin yung honors
no, sa buhay ng bata. Kasi maaring meron silang ibang bagay o ibang kakayahan na pwedeng magdala sa kanila ng success. The Marquez sisters are advising those who want to be achievers like them to set realistic goals, remain humble, and when the time comes, reward themselves for their achievements. Alam ko na hindi madali, pero hindi siya imposible. So, kailangan yung goal natin ay siniset, hindi para sakalin yung ating sarili, di ba? Yung goal na yan, kasi para din sa atin yan. Ito yung gusto natin makamit, kaya pagsisikapan talaga natin. Hindi yun sa dami ng alam mo eh, hindi yun sa parang pataasan ng grade. Nasa disiplina yan na nabuo mo kasi, di ba, para paano ka mag-set ng time, paano mo ibabalance ang lahat. Kailangan dapat laging positive yung tingin natin, yung perspective natin towards learning. Ayun. So, it's okay to make mistakes, forgive yourself, and then use it as an instrument to be better. Paano mo i-maintain yung dynamic sa klase? Siyempre, while you're an achiever, kailangan maganda din yung paikitong mas kapwa mo, parang like and polite, kung ano yung kasi yung, it's not just about smarts, di ba? I mean, book smarts, kailangan marunong ka rin makisama sa tao, ganun. So, ayun, just be humble. I-reward mo yung sarili mo kapag naabot mo yung goal na yun. For News 5, Faith Del Mundo, we are One News.